Hi guys! Good afternoon! It's June... Ano ba ngayon? 17? June 17. Tama ba? I think 18 na. 18 na yata. Basta yun, it's Tuesday. Hi! Welcome to our channel! Say hi, baby! Hi! Nasa bintana siya yan kasi pinapanood niya yung ano, yung ulan tumutulo dun sa galing na sa ano kapitbahay niya. Pag umuulan yan, yun yung gawain niya na yan. Tinitingin niya parang shower doon sa labas. Ayun. Ayun ang nag-ano ako. Ay! Ang galing oh. Oh, tinakpan ako. Hindi ko sure kung ano. Okay. Hindi ko sure kung buong araw tong vlog na to ha. Kasi hapon na ako nag-start. Baka tatagpi-tagpi na naman natin sa next na mga araw. Sa mga next na mga araw. Oh! Bigla naman kasi yung ulan. Kasi din yung tingin niya. Nandyan. Ayun! So... Tag-ulan na guys, tag-ulan na. Ay, sorry! Tag-ulan na guys, at medyo mas malamig ang panahon. Kanina madaling araw. I'm sorry. Oh, watch na, watch the rain. Tag-ulan na, medyo malamig ngayon yung panahon kumpara ng mga nakaraang araw. Siguro ito na nga talaga yung ano, rainy season na sinasabi ng pag-asa. Pero mas okay sa akin to kasi mas presko, mas kalmado. Yun nga lang, ang mahirap nito pagdating sa city, sa Manila. Naku, na-experience ko yun. Ilang baha na as in tag-ulan. Hindi ko alam kung narinig niyo ako yun kasi malakas yung ulan eh. Sobrang lakas yung talaga guys. Ano yun ba? Hindi ko alam kung bintana lang yata yung pinakita ko. Ayun. Sobrang lakas ng ulan ngayon dito sa amin. Pero, ayun. Ang mahirap nito pag sa Manila, gaya nang sabi ko kanina, kasi mabilis bumaha. Dito kasi okay lang. Pero alam nyo ba guys, nung one time, siguro mga few months ago, wala namang bagyo, pero sobrang lakas ng ulan. Nagulat kami, nasa kwarto kasi kami nila mama, nagulat kami. Kala namin yung tubig namin sa water jug, natapon, kasi nagkaroon ng... Ayun, so naputol. Naputol tayo kanina kasi nga ano, nag-memory full to yung ko ba dito sa cellphone na to. Ayun, so balik tayo sa sinasabi ko kanina. Nung time na yon na bumaha dito sa amin, kala namin nung una, ano... Ayun. Asher! Huwag kasi anak! Yung itong batang tumakip na talaga dyan sa ano. Pakita ko nga sa inyo yung tinitignan niya. Wait. Uy! What's that? Ayun no. Nakikita niyo ba yun? Yan. Yup. Asan ba? Ayun. Yun sa labas na tumutulo. Yan yung pinapanood niya. A few moments later. Ayan guys, so ito lang naman yung mga ingredients ng leche flan. Kakailanganin natin ng 8 eggs. But of course, 8 na egg yolks lang. Tapos kailangan samahan ng konting egg whites. Vanilla extract or flavor. Ito lang yung meron ako. Matagal ko na yung ginagamit. Alas paubos na rin. Tapos, meron ako dito evaporated milk. Kahit anong brand naman ginagamit ko. Tsaka yung jersey na condensed creamer. Kahit anong brand din pwede. Tapos, meron ako dito pang whisk. Tsaka isang bowl. Okay, so simulan na natin. Ayan, okay guys. So, syempre hindi ko naman maipakita yung ano, yung kung paano ko siya binasag yung mga eggs kasi dalawang kamay ang kailangan gawin. Kinakamay ko lang siya guys, yung ginaganon-ganon siya. Ayan, so meron na tayong 8 egg yolks na sinamahan ko ng konting-konting egg whites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung pang 8, yun yung nabasag sa kamay ko mismo. Pero ayan, okay na siya. Ayan. So, ngayon naman, i-open ko lang yung mga milk natin. Tapos, i-mix na natin yan. Okay.
Ayan guys. So, nakapag-open na ako ng ating evaporated, wait lang, nagsashadow yung sensor. Nakapag-open na ako ng ating condensed milk and evaporated milk. Evaporada. Ayan yun. So, tuloy na natin. Kailangan ko lang basagin muna ng bagya yung mga egg yolks. Yan. Okay. Tapos, saka natin ilalagay yung, wait lang, nagsashadow. Tapos, ilalagay ko na ngayon yung ating condensed milk. Simutin natin yan para hindi sayang. Ayan, so nailagay ko na yung ating condensed milk. Mix lang natin yan. Tapos, add na natin yung ating anong tawag dito? Evaporated milk or evaporada. Mixing lang natin yan. Mi-shake ko siya guys kasi parang lumalab na ng konti yung lumalabas. Baka naiiwan sa baba. Yung ano niya, yung mga milk. Yan. Gusto siya. Tapos mix lang ulit natin. Sabi doon, huwag daw siyang i-over-mix. Tapos isang direction lang. So, okay. So, ayan. Minimix ko na siya guys. Tapos naglagay na ako ng konting ano. Nagay na ako ng konting vanilla extract or vanilla flavor. Yan. Mix lang natin siya ng mabuti. Yan. Dapat mabasag yung mga dyan. Ito lang yung mahirap guys pang nagwa-vlog nang walang may mag-video sa'yo. Eh, hindi naman pwedeng si Asher, di ba? Kamusta naman yun? Kaya sariling sikap tayo sa pag-video. I-strain ko pa ito pala guys ha. Bago ko siya ilagay sa linera, strain ko muna siya. Nag-prepare lang ako ng apat na maliliit na linera. Hopefully, mapuno ko yun lahat. Pag hindi, we'll see. Ayan. Meron pang mga nakikita nyo yung mga yan. Yung mga puting yan. Egg whites yan. Imimix pa rin natin yun ng mabuti. Para talagang ma-incorporate lahat. Wow, incorporate. So, balikan ko kayo guys. Lalagay ko to sa linera. Ayan. So, sabi pala dun guys, kailangan daw siyang iwanan for few minutes para mawala yung mga bubbles niya. So, hayaan muna natin siya dyan. Siguro mga 2 to 3 minutes. Yun. Tapos ako siya ilalagay sa linera. So, ayan. Medyo may kasungaan ako, no? Ilalagay ko siya kaagad sana dito, di ba? Nakalimutan ko yung dapat magme-melt pa ng sugar. Okay, ang galing mo, princess. Galingan mo ng mabuti, ah. Ayan, sige. Balikan kayo, guys. Magme-melt muna ako dito ng sugar. Ayan, guys. So, nakapag-melt na ako ng isa. Wait, ako hindi mo siya. Ayan. Nakapag-melt na ako ng isa. Dalawa na sila, actually. Nandun lang sa kusina. Isa kasi mainit pa. Mamaya ako nadadalhin dito. Ayan, dalawa na yung na-melt ko. Tapos, balo ko, ilalagay ko muna sa dalawa. Kapag may sobra, mag-melt na lang ako ulit ng isa pa bago ko sila ilalagay sa steamer kasi baka mamaya kulangin, sayang naman, di ba? Pangit din naman kung sobra nipis ng leche flan. So, ayan. Balagan ko kayo ulit later. Ayan, guys. So, nakapag-cut na ako ng... Ayan, guys. So, nakapag-cut na ako ng foil. Dalawa lang muna yung i-try natin. Kasi, ayan. So, dito sa isang minute ko, merong isang parang yan, namumuong sugar pa. Hinayaan ko na lang kasi baka mamaya masunog, nagiging mapait. So, ang gagawin ko ngayon, ililipat ko na muna siya dito. Tapos, titingnan natin kapag may sobra, pa ako dito. Tignan nyo yung tsura nito. Magtutunaw pa ako ng sugar tapos daragdagan natin. Okay? Balikan ko kayo.
Ayan. So, ayan guys. Na meron akong na-i-prepare na dalawa. Ilalagay ko na lang to sa steamer. Tapos, gora na tayo. Meron akong pinag-melt. Minelt. Nag-melt na ako ng isa pa ulit ng sugar sa isa pang janera. Tapos, kapag sobra pa rin yun, gawa pa tayo ng isa pa. Kasi apat naman yung pinipare kong janera. Okay. Balikan ko na naman kayo ulit, ha? Bye! Ayun. So, I'm back. Nagme-merienda lang ako ngayon, guys. Dito ako sa sahig. Ayan, sa sahig ako. Merienda ako ng steamed flakes. Tsaka, wait. Ito. Low-fat na selecta na chocolate milk. Ayan, kasi alam nyo yun. Nagutom ako dun sa pinagagawa ko eh. Gaya-gaya pa kasi sa vlog ng iba eh. Ayun lang. Tatayin natin. Tsaka, favorite yun ng kapatid ko. Yung sumulat sa akin. Favorite yun. Kaya nga lang, hindi matitikman ng gusto kong kapagod. Pagod ako? Kung ihanap niyo pala si Asher, si baby, tulog siya ngayon. Medyo kanina pa, actually. Ano ba gusto niyo pag-usapan natin? Alam niyo guys, actually ma-appreciate ko if ever kung sino man yung manonood nito ng vlog na to, ma-appreciate ko kung magko-comment kayo sa baba kung ano ba yung mga video suggestions or ano yung mga videos na gusto niyo makita sa akin. Like challenges, makeup tutorial kasi hindi ako nagme-makeup, cooking videos. Pero ako yung cooking videos kasi sinaseparate ko talaga siya. Ngayon lang medyo hindi ko siya ma-separate kasi hindi ko siya ma-video ng maayos yung process. Hindi ko ma-video ng maayos yung process kong paggawa. Saka nga kasi hindi ko naman recipe yun, diba? So, bakit ko siya gagawin yung sarili kong video or recipe? Kasi nga, ano ba yung tawag dun? Ayun nga, kukopihin ko lang yung recipe na yun. So, ayun. Hi muna ako guys. Balikan ko kayo ha. Comment nyo sa baba kung may mga videos video. Bisaya. Video suggestions kayo. Okay? So, abangan kayo guys. At thank you. Bye! Guys, ito ni ating finished product. Ayan. Hindi lang ganun kaganda yung shape niya kasi dahil dun sa llanera. Pero, nilagay ko na to sa ref ng ilang minutes. Tignan natin kung okay siya. Kasi parang siyang gelatin na medyo jiggly. Hindi ko alam kung kita nyo, pero tignan natin. Titikman natin siya. Oh my God, ito na yun. Wait lang. Lagyan natin ng ano, para kita nyo. We'll see. Ooh. Parang hindi siya ganun ka, ano. Pero mukhang creamy naman. Tikman natin. Creamy naman siya, guys. Pakitin ko to sa mga kasama ko din sa bahay. Balikan ko kayo later. Bye!